Ngayon po ay araw ng Sabado, araw po ng ating pamimintuho, ng ating debosyon sa ating mahal na Birhen ng Fatima. Palagpakan natin ang ating mahal na Birhen ng Fatima. At ngayon din ang ating ikatlong araw na tayo po ay sinasamahan. Naglalakbay kasama natin ang mahal na poong Nazareno ng Quiapo sa parokya ng Our Lady of Fatima. Palagpakan natin ang ating mahal na Senyor Nazareno. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birhen sa Santa Maria'ng mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpapahayag sa simula ng ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na yon, nang magbalik si David, buhat sa matagumpay na pakikidigma laban sa mga Amalekita, tumigil siya ng dalawang araw sa Siklag. Tatlong araw pagkamatay ni Saul, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. Lumapit ito kay David at nagpatira pa bilang pagbibigay galang. Saan ka nagbuhat? Tanong ni David. Tumakas po ako sa hukbo ng Israel, tugon ng lalaki. Bakit? Ano ba ang nangyari? Tanong ni David. Napaurong po sa labanan ang hukbo at maraming mga kawal ang napatay. Napatay rin po ang mag-amang Saul at Jonathan, tugon ng lalaki. Winahak ni David ang kanyang kasuotan bilang tanda ng kalungkutan sa nangyari. Gayon din ang ginawa ng mga naroon. Dinagukan nila ang kanilang dibdib at sila'y tumangis. Nag-ayuni sila at nagluksas hanggang gabi, sapagkat si Saul, ang anak nilang si Jonathan, at ang iba pang lingkod ng Panginoon sa bansang Israel ay nasawi sa labanan. At sinabi ni David, karangalan ng Israel sa burol ay niyurakan, na ang iyong mga lingkod ay nasawi sa tahanan. Si Saul at si Jonathan ay uluran na mag-ama. Sa buhay at kamatayan, ay palaging magkasama. Bilis nila ay dihamak, mabilis pa sa agila,
Mayigit pa kaysa leon ang lakas na taglay nila. Kayang mga anak ng Israel, ang babae magsitangis. Sa pagpanaw niyong Saul na sa inyo'y naparamit. Ang magandang kasuot ang may hiyas na nakakabit. Ang kawal ay masdan ninyo kung bumagsak sa labanan. Ganyan napansin sa burol nang bumagsak si Hanatan. Dahil lang sa pagpanaw mo, ngayon ako'y nagluluksa. Pagkat ikaw ay mahal ko at sa iyo'y humahanga. Ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira. Mahigpit pa sa pag-ibig ng babaeng minumutya. Sa larangan ng labanay, nabuwal ang mga kawal. Ang sandatang taglay nila ay wala ng kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami iyong iligtas at panglawa ng iyong sinag. Poon kami iyong iligtas at panglawa ng iyong sinag. Pastol ng Israel, ikaw na nangunat, umakay kay Jose na tulad sa kawan. Ikiling sa amin ang iyong pandinig, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Ang iyong pag-ibig, iyong ipadama sa angkan ni Efraim, Manases at Benjamin, sa taglay mong lakas, kami ay ligtas, sa hirap ay tubusin. Poon kami iyong iligtas at ang lawan ng iyong sinag. Makapangyarihang Diyos, hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan pa diringgin mo kami sa aming dalangin? Masdan mo nga kami sa tuwi-tuwi na'y tinapay na luha, ng luha yaong kinakain. Luha ng hinagpis ang inihanda mo na aming inumin. Iyong binayaan ng mga bansa sa aming paligid kami ay bakahin. Iyong tinutulutan kami pagtawanan ng kami namin. Kaaway na. Poon kami iyong iligtas at ang lawa ng iyong sinag. Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao
Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ang kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kunin siya. Sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Tayo po ay patuloy na nagninilay tungkol po sa isang simbahang sinodal na ang ginagamit nating termino, no, according to Bishop Ambo, ay kamanlalakbay. Maganda po ngayong umagang ito ay tanungin natin ang ating mga sarili. Alam ko po, nakakasunod naman kayo sa ating misa, no? Alam ko po, mula day one ng Mass, kasama namin kayo, hindi man on-site, pero online. Alam ko naman po, talagang kayo ay hindi mapakali kapag hindi kayo nakakapagsimba, lalong-lalo na sa ating parokya. Kaya magandang tanungin natin ang ating sarili. Tanungin po ninyo ang inyong sarili. Kamusta na ang ugnayan mo kay Jesus? Buhay ba siya sa iyo? Ang kanyang salita ba ay nakatanim sa inyong puso? Ang kanyang presensya ba ay laging nararamdaman at hinahanap-hanap? Siya ba ang iyong kinakapitan katulad niyang pagkapit niya sa iyo? Ikaw ba ay laging nakikiisa sa kanya katulad ng kanyang pakikiisa sa iyo? Buhay ba si Jesus sa iyo? Nakitiwala ka ba na nahandyan si Jesus? Alam po ninyo, kapag ikaw ay maligaya, maligaya din po siyang kasama mo. Amen? Ito po yung pagninilay natin kagabi. Kapag siya po, kapag ikaw po ay nangangarap, nangangarap siya kasama mo. Pag ikaw ay nalulumbay, nalulumbay din po siyang kasama mo. Pero, ibang usapan na po, kapag ikaw ay nagbibisyo, nagsusugal, at gumagawa ng hindi maganda, labas siya doon. Hindi siya kasama. Hindi po niya tayo sasamahan sa pagre-rebelde natin sa Diyos. Sasamahan niya tayo kapag mayroon tayong karanasang makatao na kailangan ng Diyos ang manaig. Mga kapatid, ngayong umagang ito, ang mga kasama natin ay ang mga BEC, ang mga pamayanan po ng parokya ng Our Lady of Fatima. At sinasabi natin, tayo po bilang mga kamanlalakbay, ang inaasahan sa atin ay pananalig at pagiging saksi. Gusto ko lang pong susugan yung ating pagninilay kagabi. Palalimin natin. Bilang kamanlalakbay, sa pangunguna ng ating mahal na Senyor Nazareno, dalawang katangian ang inaasahan sa iyo. Malalim na pananalig at ang pagiging buhay na saksi. Suriin po natin muli ang ating mga sarili. Sabi nga po, bato-bato sa langit ang tamaan, bahala ng magalit. Kuminsan daw po, alam ninyo, may mga tao,
kung mag-alaga ng mga gamit, talagang sobra-sobra. Hindi po ba? Talagang sobra-sobra mag-alaga ng mga alahas at kung ano-ano pa. Pero si Jesus, hindi man lang pinapansin. Lalo na po yung iba, mamamatay kapag hindi hawak ang kanilang cellphone. Lagot. Hindi mapakali. Kung saan naiwan ang cellphone, sa bag ba? Sa kwarto ba? Hindi man lang, hindi siya mapapakali hanggat hindi niya makita kung nasaan ang kanyang cellphone. Buhay na buhay ang cellphone. Ikamamatay kapag ang cellphone ay hindi mararamdaman sa palad o sa kanyang bag o sa bulsa. Kuminsan nga ang sabi, mas may pananalig pa sa cellphone kaysa kay Jesus. Yung iba naman daw po, pagising sa umaga, no, nausi mga plantito at plantita, early in the morning, ang unang nasa isip, yung halaman ko, nagbulaklak na ba? Kakausapin ng bulaklak, babatiin ng bulaklak, good morning. Pero hindi man lang maka-good morning kay Jesus. Mas unang kikibuin yung mga halaman kaysa sa ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, ang tanong sa atin, si Jesus ba talaga ang ating pinananaligan? Siya na nagmahal sa atin, ang ating sinusuklian ng pananalig at pag-ibig. Mga kapatid, ang tunay po ng mga kamanlalakbay, ang mga tunay na kamanlalakbay, lalong-lalo na po na pinangungunahan ng ating poong Nazareno sa tulong ng ating mahal na biray ng Fatima, ay makikilala po sa lalim ng kanyang pananampalataya. At lagi kong sinasabi, lalalim lamang ang pananampalataya kung ikaw ay magpapahubog. Kaya yung formation is very important doon po sa aspeto ng pagiging kamanlalakbay. Kapag hindi ka nagpapahubog, hindi lalalim ang iyong pananampalataya. Hindi lalalim ang iyong pananalig. At pagkatapos noon, sinasabi po, ang pananalig kay Jesus ay kinakailangang umuwi sa pagiging saksi. Ganyan po, ganyan na ganyan ang buhay ng simbahan, yung kamanlalakbay, yung sinodality. Nagsisimula sa iilan na alagad. Yun po yung ebanghelyo kahapon. Tinawag niya ang kanyang 12 alagad, apostol, upang makasama niya. At nakita po natin ngayon, ang dami-daming taong gustong makakita, sumunod sa kanya. Napakadami. Sabi po, nagsimula sa iilan na alagad ni Jesus, nakaulayan ni Jesus, nanampalataya kay Jesus, at nang si Jesus ay muling nabuhay, sila po ay nagpatotoo na si Jesus nga ay anak ng Diyos. Yun po yung napakaganda. Sa kanilang patotoo, lumaganap ang pananampalataya, pananalig, pagsaksi. At sa pamamagitan ng pagsaksi, marami uli ang mananalig. Ganyan lang daw po yung proseso. Kapag ang nananalig ay sasaksi, lalong darami ang mananalig at ang nananalig sasaksi na naman. Darami na naman ang mga mananalig. Amen? Ang ganda po, hindi po ba? Kapag nakita natin yung proseso ng kamanlalakbay, totoo nga,
tinawag ka ni Jesus. At bilang tinawag ni Jesus, ikaw ay mananalig. Kapag ipinakita mo yung pananalig mo sa iyong buhay, sa pagiging saksi, madami na namang mananalig. At yung mananalig na yon, magiging saksi na naman. At dahil sa pagiging saksi, mas madodoble na naman ang mananalig. Tingnan nyo nga ang katabi nyo, tingin sa katabi. Tanungin mo nga, dumarami ba tayo? O tayo-tayo na lang? Lagot. Ibig sabihin, nananalig lang. Baka kulang pa tayo sa pagiging saksi. Kasi yun po yung dynamics ng kamanlalakbay. Kaya po napakaganda na tignan natin yung dalawang ito, huwag nating kakalimutan para lumago ang ating grupo, para lumago ang grupo mo, lumago ang ministry, ang organization, ang pamayanan, yung dalawang iyon ang panuntunan. Pananalig, nabibigyan ng paghubog at ang pagiging saksi. Ang resulta nun, pananalig na naman ng ibang tao at magiging saksi na naman sila at dadami ng dadami ng dadami. Yun ang hamon para sa atin ngayong pagbabalik muli natin. Actually, sabi ko sinalagi ko sinasabi, hindi naman nagsarado ang simbahan natin. Hindi. Hindi umalis ang ating Panginoong Yesus Nazareno. Hindi. Tingnan mo ang katabi mo. Sabihin mo, ikaw ang nawala. Pero nananatili siya dito. Laging bukas, naghihintay sa iyo. Naghihintay na ipakita mo ang iyong pananalig. At pagkatapos, ang iyong pagiging saksi. Mga kapatid, alam po ninyo, ang tema po natin ngayong umagang ito, Jesus Nazareno, daan para sa isang simbahang nakikibahagi, participation. Kagabi po, kahapon, communion. Ngayon naman, participation. Kaya nga, napakagandang very timing ang pagbisita ng Poong Nazareno sa ating parokya sapagkat tayo po ay nagsisimula ng maganda para sa ating 50 years. At yun po ang hamon ng ating Poong Nazareno sa ating mga parokyano na sa pamamagitan niya sinasabihan, halika na. Come, follow me. Do not be afraid. I am Jesus. Muli, sa tulong ng ating mahal na ina na nagpakita ng kanyang pananalig na sa kapamagitan ng kanyang pakikinig kay Jesus, siya'y naging saksi. At sa pamamagitan ng kanyang pagiging saksi, nakita natin, mas marami ang sumunod at naging saksi na naman at nanalig. Amen? So huwag niyong kakalimutan yung dalawang bagay. Kung gusto po natin na dumami, dalawang bagay, pananalig at pagiging saksi ay susundan ulit ng mas maraming mananalig at mas marami na namang magiging saksi. Salamat, mahal na Senyor, sa iyong pagiging kamanlalakbay namin. Hinihiling natin na bigyan tayo ng mahal na Senyor ng malalim na pananalig upang makitaan niya tayo
ng isang buhay na tunay na saksi sa Panginoon at sa bayan ng Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Manalangin tayo sa Ama sa Langit upang matutunan natin sa Kanyang Anak na si Jesucristo ang kahulugan ng paglilingkod. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Nuestro Padre Jesus Nazareno, pagalingin mo kami. Nuestro Jesus, Padre Jesus Nazareno, pagalingin mo kami. Bilang isang simbahan, naway lumabas tayo sa lungga ng ating sariling daigdig at maglingkod sa tao nang may pagpapakumbaba. Manalangin tayo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ipagalingin mo kami. Sa mga taong naglilingkod sa bayan, naway ibigay nila ang pinakamabuti at pinakamagaling na pagsisilbi sa mga tao at hindi sa paglingkuran ang kanilang pansariling kapakanan at interes. Manalangin tayo sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pagalingin mo kami. Sa mga naglilingkod sa atin sa iba't ibang pamamaraan, naway maipakita nating lahat ang ating pasasalamat. Manalangin tayo sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pagalingin mo kami. Katulad ni Maria, tayong lahat naway nakatuon at mulat sa pangangailangan ng kapwa at hindi sa ating makasariling kaginhawahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pagalingin mo kami. Ang mga may sakit at matatanda, naway makatagpo ng kalinga at paggalang mula sa kanilang pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pagalingin mo kami. Isama po natin sa ating mga panalangin ang bawat pamilya at individual na nag-aalay kaloob, tanda ng pasasalamat, pagsamba at pagtitiwala sa Diyos na nagpapala. Manalangin tayo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pagalingin mo kami. Gayon din, ang bawat pamilya na sinisimbolo ng mga nakasinding kandila sa harap ng ating altar, manalangin tayo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pagalingin mo kami. Tahimik nating ipanalangin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Isama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga may sakit na sila po'y pagalingin ng ating mahal na Señor Nazareno, katawan at kaluluwa. Isinasama din natin sa ating panalangin ang lahat ng mga naglilingkod sa ating parokya na palakasin ang kanilang pananalig upang sila'y maging mga saksi sa pamamagitan ng pagiging lingkod sa parokya ng Our Lady of Fatima. Sinasama din natin sa ating panalangin ang ating mga mass sponsors sa pangunguna po ng Commission on BEC, ang Our Lady of Lourdes, San Isidro Labrador, San Pedro Calungsod, San Antonio de Padua, Our Lady of Fatima, Our Lady of Candelaria, Sagrada Familia, Our Lady of Guadalupe, Our Lady of Mount Carmel, Immaculate Conception, Saint Padre Pio, Our Lady of the Most Holy Rosary, Immaculate Heart of Mary, Our Lady of Assumption, Mary the Queen, Santo Niño, Our Lady of the Miraculous Medal, Saint John Mary Vianney, at San Lorenzo Ruiz. Kasama din sa ating panalangin ang lahat ng mga membro ng Catholic Women's League.
Hinihiling natin ito sa pangalan ni Jesus na ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nakatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siyang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na biring nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Napupuno ang langit at lupa.
ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay sarili ay inihain bilang pagkait inumin, pinagsasaguhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan, kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipayag natin ang lakas noon. Aming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, kapayapaan, kapayapaan po sa inyong buong pamilya.
Ito ang kordero ng Diyos. Heto si Jesus na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako'y naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong-buong aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Na tunay.
panalangin para kay Nuestro Padre Jesus Nazareno. Katamis-tamisa naming mahal na poong Jesus Nazareno, Diyos at manunubos ko, na naglalakbay sa kalbaryong pasan-pasan mo ang krus na papakuan sa iyo. Akong abang makasalanan na naging dahilan ng iyong di masayod na hirap ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat na bilang maamong kordero ay buong hinahong tinanggap mo sa ibabaw ng iyong balikat ang kahoy ng iyong kamatayan upang doon mawakasan ang aking mga kasalanan at ng sandaigdigan. Patawarin mo ako, ubutihing Jesus. Inaamin ko ang aking mga sala at ako'y nananalig na dahil sa kabutihan mong walang kahulilip, ay hugasan mo ng iyong dugo. Iniibig kita ng higit sa lahat ng bagay. Ipinapangako na ako'y magiging matapat hanggang sa oras ng aking kamatayan. Patnubayan mo ako, Diyos ko, ng iyong biyaya at atid mo ako sa landas ng iyong mga utos diyan sa iyong langit na karian, Shanoa. Aawitin natin ang Kristo at sa pag-awit ng Kristo, muli ko na hinihiling na ibulong ninyo sa ating pong Nazareno ang lahat ng inyong mga pagsamo, ang inyong mga dalangin, ang mga mahal ninyo sa buhay, ang inyong mga sakit, ang inyong mga tiisin, at ang lahat ng mga tao na humihingi ng panalangin sa inyo. Kristo, Kristo, Kristo,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli, maraming salamat. So, huwag niyong kakalimutan yung dalawang bagay, pananalig at pagiging saksi. Ha? Yung dalawa pong iyon na kinakailangan ng paghuhubog. So, yun po, memorize natin. Magsitayo po tayong lahat. Dumingin tayo sa ating mahal na Birheng, Fanang Fatima. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pray for us. Our Lady of Fatima, pray for us. Saint Joseph, pray for us. All the angels and saints in heaven, pray for us. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Labas natin ang panyo natin habang inaawit ang awit sa mahal na sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulualati ka namin.